Hello mga mahal ko! Welcome back to the vlog! Welcome back to my channel! At ngayon po, meron po tayong letter sender from Kainta. Ayan. From this day onwards, meron na po tayong mga Q&A or mga letter sender na magtatanong sa atin ng ating mga usapin within that day. Kaya mas interesting na po, ito po ang twist ng aking channel ngayon. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo ang ganitong mga klaseng content, mga usapang love life, relationships, at kung ano-ano pa po, well, para sa'yo ang video na to. Mag-subscribe na kung di ka pa nakakapag-subscribe. Hit the notification bell para ma-update ka pa sa aking mga susunod na mga vlogs. Kaya naman, umpisahan na natin basahin ang question of the day. Katanungan pong ito ay galing kay Cherilyn ng Kainta. At ang sabi niya, "Dear Sari, paano ba makahanap ng seryosong relasyon? Lalo-lalo na ang isang seryosong lalaki." Okay. So, sasagutin po natin ang inyong mga katanungan. Again, based sa ating mga experiences and perspective sa buhay-buhay, wala pong tama o mali sa opinion ng bawat isa. Kaya feel free na mag-comment down below at makisali na po sa ating chikahan for today sa ating video para makapag-interact po tayo sa isa't isa. And let me know kung ano po ang mga nasa sa isip ninyo or mga thoughts ninyo about sa topic natin for today. Kaya naman, sagutin na natin ang question ni Cherilyn. Well, unang-una sa lahat, whether ikaw ay lalaki or mapababae man, kapag ka tayo ay naghahanap ng isang seryosong relasyon or magiging jowa, magiging karelasyon, importante muna na kilala natin dapat ang ating mga sarili. Dapat alam natin kung ano yung gusto natin at magbe-base tayo sa ating standards. Dahil kapag ka alam mo sa sarili mo kung ano yung mga gusto mo at ayaw mo sa isang tao, madali mo na lang malalaman or madali mo na lang mahahanap ang the one mo. Madali ka makahanap ng seryoso sa'yo dahil nga alam mo na yung mga likes and dislikes mo. Kapag ka ang isang tao, lalo na ang isang babae, ay merong standards na tinatawag. If ikaw ay woman of standard, then alam mo kung ano yung hinahanap mo sa isang lalaki. So, dyan papasok yung tanong na naghahanap ba ako ng jowa just for fun? Or naghahanap ba ako ng jowa para sa long-term partnership na magli-lead into marriage or commitment? Huwag tayong mag-expect na seseryosohin tayo ng isang tao, mapalalaki man o babae, kung ikaw mismo sa sarili mo ay naglalaro ka lang. So, huwag ka na mag-expect na makakahanap ka ng seryosong relationship. Importante na meron kang self-respect. Kapag ka nakita yan ng isang lalaki sa'yo, bibigyan ka niya ng value, pahahalagahan ka niya. Dahil, he can see through you. Na, kumbaga na sa isip niya, itong babaeng ito eh, dapat ko talagang seryosohin dahil nakikita ko sa kanyang mga galaw, sa kanyang pag-iisip, sa kanyang mindset, sa kanyang diskarte sa buhay, na kagalang-galang siya at dapat talaga siya, kumbaga kamahal-mahal siya at kagusto-gusto siya. So, kailangan may respect tayo sa ating sarili. In that way, ire-respect din tayo ng lalaki at hindi man yan ng mga tao sa ating paligid. So, importante yan, self-respect. Don't settle for any less. May kasabihan tayo na don't settle for less. Kung ikaw yung may standards sa buhay or meron kang standards na sinusundan dahil lahat naman tayo ay may ganyan, mapalalaki man o babae. Now, hindi po pwede na ibababa mo yung level ng choices mo or ng gusto mo dahil lang wala ka ng choice. Nagigets niya yung ibig kong sabihin. Paminsan kasi, dahil sa tawag ng sitwasyon, we tend to lower our standards. Dahil napipilitan na lang tayo or wala tayong choice or lalo na dun sa mga may edad na naghahanap ng partner sa buhay at magiging seryosong relasyon, para bang naghahabol na sila ng time
dahil nga tumatanda na sila dahil nagkakaedad sila. So, parang ang nangyayari ngayon, wala na silang choice kundi makipag-deal dito sa taong ito kahit na yung standards nila ay wala naman doon sa kaharap nila or kasama nila. At napakalungkot lang isipin nun dahil, again, at the end of the day, hindi ka rin naman magiging completely happy or satisfied doon sa natagpuan mong tao or relasyon. Kung naman ikaw ay medyo bata pa, well, huwag ka naman munang magmadaling maghanap ng the one. Dahil napakadaming lalaki sa mundo. Napakadami, kahit saan, maraming lalaki, maraming babae sa mundo. Ika nga nila, there are many fishes in the sea. So, huwag muna tayong magmadali. Dahil naniniwala po ako, mga mahal ko, na ang tamang tao para sa atin, or ang tamang lalaki para sa ating mga babae, ay kusang darating. Kapag ka mas hinahanap mo siya, trust me, hindi yan darating. Pero, kadalasan sa buhay natin, ang mga tao na para talaga sa atin or nakatadhana sa atin ay dumadating unexpectedly. So, huwag ka muna magmadali. I-enjoy mo lang muna yung life mo ngayon as single. At in time, kapag ka yung mga exercises at yung standards na sinabi ko kanina ay sa tingin mo, nasa sayo. Kumbaga, yung guts mo ay andoon. Maniwala ka sa akin, makakahanap ka ng lalaking seryoso sa'yo at ng relasyon na pangmatagalan at seryoso. Yes, mga mahal ko, madami nang nagtitake risk sa social media. Sa mga dating sites, sa Facebook, o kung saan pa mang klaseng platforms. Pero chances are, mai-scam ka lang. Napakadami po. So, take your time para mag-intay-intay or mag-abang-abang ng the one para sa'yo. So, huwag nating madaliin. Nowadays, naiintindihan ko na instant na eh ang mga bagay-bagay sa buhay. Ano? Pero, hindi po ako masyadong believe kapag ka nakilala natin through online. Yan, dahil nowadays, nagkalat na po yung mga scammers. So, pwedeng magpakilala sila na hindi naman katauhan nila. Hindi yung totoong sila. So, it's a matter of risk. Pero kung ikaw ay risk taker, then go ahead and do it. Get yourself out of the open. Ika nga, diba? I-expose mo yung sarili mo if that's what makes you happy. Pero, madami kasi ngayon na nagpe-pretend na ganito sila or sila ito, pero hindi sila. And then, ang ending lang is mabubroken heart ka lang. So, tsaga-tsaga lang sa paghihintay. Chill-chill ka lang, kumbaga. Dahil kung ikaw ay bata pa naman, Cherilyn, then i-cherish mo ang time na ikaw ay single pa sa ngayon. So, sana po ay nasagot ko ang iyong katanungan, Miss Cherilyn na Kainta. And ganun din po sa ating mga viewers out there na nakaka-relate sa ating usapan for today. Kaya naman, again, kung bago ka pa lang sa aking channel at di ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po. Click the notification bell para ma-notify ka pa sa ating mga susunod pang mga topics and usapan. And please don't forget to follow me on my Instagram. It's _zamotsari. Ayan po ang aking IG. Kaya naman, until next time, kita-kits po sa aking susunod na vlog. Bye!